guys, magandang araw sa inyo. So, meron tayong naisip na bago. So, meron tayo kasi ditong isda na sumusumpit, ang tawag ay archer fish. So, sila ay hindi sila freshwater, hindi rin sila saltwater. Pero combined sila. So, ibig sabihin, brakish sila. So, kung freshwater lang ilalagay mo sa kanila, yung tabang, tubig-tabang. So, hindi sila applicable para doon. So, mangyayari, kailangan titimplahan nyo ng rock salt yung water nila. So, papakita ko sa inyo yan. Ito yan sila. So, yan sila guys. Mga archer fish. So, yun, info about sa archer fish. So, brackish water sila. So, mangyayari, half fresh water and half salt water. So, titimplahan na lang natin sila ng rock salt. So, meron naman tayong bibili yung mga rock salt sa palengke. Kaya na ganito. Charan! So, sobrang daming rock salt ng rock salt. Sobrang kailangan natin kasi yung rock salt for neutralize ng water natin. So yun, siset up natin yung archer fish natin para sa kanilang aquarium with training. Kasi titraining natin sila kung paano sumumpit. So yun, let's go! So kung mapapansin nyo guys, ito. Papansin nyo, ito yung aquarium nila. 20 gallons. Dati kasi pinupuno ko siya. Pinupuno ko siya ng isang buo hanggang dito. So, hindi sila kasi natitrain mag-spit ng water pag masyadong mataas yung water level nila. Then, ang ginawa ko, naisip ko na ginawa ko sila, enough water sila. Then, nilagyan ko ng top cover na glass dito sa taas. Then, naglalagay ako ng mga super worms. Depende kasi sa mood yan eh. Depende sa mood ng archer fish yan. Pag masyado silang masyadong takot sa lalo na sa mga bagay na gumagalaw na lumalapit sa aquarium nila kagaya ngayon eh tatakbuhan nila. So masyado silang takot sa mga thing na lumalapit. So ang nangyari, ang gagawin natin, tatry natin ngayon mag DIY ng training top cover nila. Kasi masyado pag sinusumpit nila dun sa cover na glass. So, ibig sabihin, hindi siya magkakaroon ng movement yung ilalagay natin. Gawin natin, ilalagay natin siya ng plastic dito, siguro mga isang strip lang. So, pag nag-spit sila, tatalbog ngayon yung spit nila. So, magaganahan sila na parang nag-hunting. Nag-hunting sila ng food. So, kaganahan sila sumupit na sumupit. So, yun, let's go. Tinry kong kumuha ng isang plastic ng yellow, then scotch tape. So DIY lang talaga tayo guys. Let's go. So ngayon guys, ang gagawin natin, lalagay natin dito, tapos lalagay natin tape, tapos dun sa kabilaan. So pag nag-spit sila, then magbabounce yung pellet or super worms, then tatalbog dun sa loob ng aquarium. Yes, try natin, game! Titigit naman yan guys. So yan, kuha tayong gunting. Para medyo smooth yung dito natin. So, yun guys, papakita ko sa inyo. So, yan guys, bali maging mag-ganito. Ganito siya. So, smooth naman siya. Then, pag sumumpit yung archer fish here, so, tatalbog ngayon yung pellet or super worms. So, maghahuntingin na nila. So, yan, ganyan sila. Mamaya, videoan natin kung paano nila masusumpit. Wait lang, guys. Set up natin ng maayos yung aquarium na parang ganito. Okay, let's go! So, yan, guys. Bali, ito yung ginawa natin sa taas. DIY na top plastic cover. Then, magpagpupo tayo dito ng pellets. So medyo stress pa yan sila, so kasi ginalaw natin yung first cover ng ano, so di pa sila ganun maghahunt, pero tatry pa rin natin. Let's go! So dahil pellet train naman yung mga archer fish ko, pero ang traits nila ay super worms, tatry natin ngayon sila. Okay, alagay natin doon. Try muna natin isa guys. Ilagay ako na isa. Pero syempre, dahil stress pa yung mga yan, dahil may binago tayo sa ating lalagyanan, medyo nahihiya pa yan sila sumumpit. Isa lang kasi nilagay ko, siguro hindi pa sila aware. Ayan, maglagay ako ng madami.
So pag sumumpit yung isa dyan, or anything na sinusumpit dyan guys, sigurado na yun guys. Baba natin medyo yung ano. So nakita naman natin na baba natin ulit. Ayan. Let's go. Hintayin natin kung paano. Kung mapapansin nyo guys, hindi pa nila dahil binago natin yung setup natin ng top cover, hindi pa sila aware na pang training grounds nila yung top cover natin. Pero sana mag-success dahil bagong setup yan. So medyo mag-ano pa yan, mahihiya pa sila umakyat. Ang mga archer fish kasi guys, mapapansin natin sila, top swimmer sila, so masyadong sharp kasi ang mga mata ng archer fish. Ayan, medyo nag-aano kasi na pinapansin na nila yung helen. Nakikita na nila yan, nahihiya lang sila. Takot pa sila kasi nagkaroon tayo ng movement sa kanilang setup. Medyo nagalaw natin yung mga lalagyanan. Waiting tayo guys. Tatry natin mag-drop. So kahit drop pa natin, tingnan nyo guys, hindi sila agad kumakain kasi yan, kumain na isa. So yun na. Nagkaroon na sila ng time para ano, para maging kung ano na sila, confident na mag-target. So yun guys, tingnan natin paano nila ngayon susumpit. Pag yan ay naging successful, pwede natin gawin yan sa lahat ng aquarium. At nakikita naman na nila guys. Medyo umangat-angat na sila guys. Magandang view na makikita natin na sumumpit sila. So makikita natin yung speed, yung tamang speed nila doon sa ating DIY top cover. Plastic top cover. So yun guys. Let's go! Okay guys. Yan, maging mabusog kayo. Diba? Confident na sila guys na barilin yung ano, ating DIY training plastic top cover. Talsi ka no? Dali! Mga busog na yan. Kanina pa sila nag-ano. Try natin guys. Sapa. Tutuwa ako eh. Tutuwa ako sa akin sa ating top cover. Stink. Kain. Kaso yung iba, hindi natin alam kung saan tumatalsik. Baka sobrang talsik ng pellet, baka lumalagpas na, hindi na sila nakakakain. Baka sa iba na pupunta. Pero grabe, ang lakas ng ano nila, no? Guys, ang lakas ng dura nila. Pakak! O, diba? Ibig sabihin, ang galing. Ang galing talaga ng hard work. Isa sa pinakagusto ko itong isda na ito. Ibangin nyo lang ang sarili nyo guys sa pagsumpit nila. Pakak! Pakak! So, we're
back. So yun. So 100% na DIY na natin yung ating Archer Fish, yung kanilang tank. So para ayan, sumusumpit pa sila guys. Kung napapasok naririnig niyo, sumusumpit pa sila hanggang ngayon. May wala naman ako nakalagay na, pero dahil na set na sa mind nila na naglalagay tayo ng food para dun sa plastic cover na yun, susumpitin sila ng susumpitin. Sana lang hindi nila mabasa yung TV ko kasi susumpit sila ng susumpitin. So yun guys, maraming salamat sa ako panood. So this is Popsicle Fish Online Shop. So sana panoorin nyo yung susunod na ating vlog ko, no? Ayan, maraming salamat guys. So hope you enjoy the video na ating dini-DIY na plastic cover para sa ating plastic cover lang. Plastic cover sa ating Archer Fish na mura lang naman ang Archer Fish guys. Mahirap lang talaga siyang timplahin yung tubig dahil kailangan na ma-stable yung Archer Fish dun sa water nila. Although mabilis naman sila mag-adapt ng quality ng water. Pero syempre, depende rin sa immunity ng sila. So yun guys, maraming salamat sa panood. Baka magtagal na yung video natin. So, yun guys. Thank you. Goodbye.